Ito, Idol, good news po ito. Yes. Good news. Wala nang mas good news pa dito. Ito na ang pinaka-good news sa lahat ng good news. Yan ang gusto ko marinig. Okay. Yan ang mga entrada. Yan, Idol. Naswak-naswak sa panlasa at pandinig ng ating mga kababayan. Oo, Idol. Good news ito at meron po itong YouTube title na viral video ng pamilyang kinasahan at hinakot ng mga pulis sa presinto inaksyonan. At ito po ay na-ere noong October 20 sa Idol in Action. Una sa lahat, kausapin natin ating reporter. Nasa field ngayon si Yeda Pascual. Yeda! Yes po, Idol. Magandang hapon po sa ating lahat. At yan, ito na nga po ang good news na sinasabi natin, Idol. Okay. So, at last, napiansana natin itong mag-aama. Yes po, Idol. Kahapon po yan, lahat nangyari, Idol, na asikaso po natin sa lalong madaling panahon na mapiansahan at mapalaya na po ito pong pamilya, itong tatay at mga kapatid ng ating complainant na si Sir Ryan Pabor po, Idol. Okay. Magkano ang piyansa? 148,000, Idol. So magkano bawat isa? 37,000, Idol po. So bakit naging 37,000 each? Dahil dalawang case po, Idol, per person. So gambling po at direct assault po. So 18,500 ang kada case ng isang tao, Idol. Okay. Anong oras mo sila na ilabas? Idol, inantay po natin to ang syempre yung release order ng ating municipal trial court sa Pandi. At pagkatapos po ay mabigay na sa atin yun, ay napalaya na po sila ng mga hapon, Idol. Okay, very good. Good job, Yeda. Good job. Thank you very much. Alright, now, kausapin na natin yung apat na ating pinansahan nasa laya na ngayon. Temporary liberty ang tawag dyan. Tayo po nagpiansa sa kanila. At ilang araw na rin sila nakakulong. More than a week, as a matter of fact. Magandang hapon po sa inyo, Favor Family. Unahin natin si Tatay. Tatay Nardito. Opo. Magandang hapon po, Tay. Magandang hapon din po ako, Idol. Good to see you out. Buti naman tayo at nakalabas na kayo. Ikinagagala ko makita kayo na nasa labas. Saan si Sir Rodenel? Opo. Okay. Saan si Sir Ronel? Opo. At saan si Sir Ruel? Opo. Okay. So, apat kayo. Okay, Sir Ruel, ilang araw po kayo sa kulungan, Sir Ruel? One po, almost 2 weeks. 2 weeks? Opo, 17 po kami nakulong, Sir. 29 po yun. Okay. Nung last time kasi, Sir, ang nakausap namin yung isa sa mga kapatid nyo. So, mas maganda mismo manggaling sa inyo yung pangyayari. Pwede ho ba pakikwento? Bali po, Sir Idol, yung nangyari po nung araw na yun, 9 to 10 ang umaga po yun. May dumating sa bahay namin na may pumasok isang lalaki po. Lalaki na naka-short pants? Nakikita sa video yun? Okay. May inaanap po siya na tumakbo lang dito banda sa amin po, Idol. Okay. Eh, sinagot naman po namin siya na wala po kami nakita. Kasi nag-selfie nga po ako, mga Idol. Wala kami nakita ng kapatid ko. Dalawa kami nandito sa bahay namin, Idol eh. Kaya siya napunta doon dahil meron daw bystander na nagsabi na pumasok doon sa bahay nyo, tama? Opo. Okay. So, pagdating sa bahay ninyo... Sabi niya, pag hindi namin tinuro sa kanya, kami daw po ang huling niya. Ah, teka muna. Sabi niya, kapag hindi raw ninyo ilabas... Kami daw po huling niya. Kayong babalingan? Opo. Anong sinagot niyo po? Sabi ko, Sir, bakit naman po kami ang huling niyo, Sir? Wala naman kaming kasalanan. Okay. Kaya yun po, Sir, yung wala ko mag-video, Sir. Ko siya, Sir. Ah, ikaw po yung nagbibideo noon? Po yun, Sir. Okay, sige, Sir. So ngayon, so sabi niya kapag hindi niyo inilabas, eh kayo mabuntungan. Ano pong sumunod na nangyari? Sabi niyo, Sir, nagkasasya ng baril na yun, Sir. Eh. Yun, nakita sa video na kumakasya ng baril. Opo, nagkasasya ng baril na, Sir. Tapos, eh, sa takot na lang namin, Sir, sabi na namin, Sir, pumasok na lang kayo, Sir, para makita niyo kung maain nandiyan yung inahanap niyo. So pinapasok niyo po? Kusa kayong, okay. Kusa niyo siya pinapasok? O sige, pagdating okay. Po sa loob ng bahay, ano pong nangyari? Pumasok po sa loob, ang nandito sa may kubeta namin. Sa kubeta? Opo. Okay. Kinatok yung kubeta? Nakasarado yung kubeta? Tinulak niya yung pinto ng kubeta, Sir. Ah, tinulak niya? Opo. Okay. Eh, may tao po sa loob eh. Sino po yung tao sa loob? Si Rodinier po, yung kapatid po. Okay. Anong suot na damit ni kapatid mo? Naka-black po siya na, naka-black. Black shirt? Red shirt. Black shirt. Ano pong pantaas ni kapatid nyo? Kulay black po yung pantaas, Idol. Tapos ay red yung shirt. Okay. Kasi ang hinahanap ng police, naka-white shirt. So, tinulak yung CR, andoon yung kapatid nyo, at naka-black shirt. Ano nangyari nung pag nabulaga itong kapatid nyo? Yung nga po,
Nagulat yung kapatid nyo? Opo. Okay. Sige tapos po. Lumabas, sir. Tagawa na lumabas na, sir. Lumabas na po? Sino po lumabas? Yung lalaki po lumabas sa amin. Sabi niya, pulis daw siya eh. So lumabas na siya. Nakita niya kapatid nyo na hindi nakaputing t-shirt kasi yung hinahanap niya. Anong sumunod na nangyari? Tapos yun, sir. Sinabi ako, sir. Kaya nung siya kung nakita niya huwag niya sa loob namin. Ano sabi? Salita, sir. Tapos nung nakita niya may awang ako, sir. Nakita niyang binibidyo ako, sir. Yun, sir. Aarestuhin niya ako. Anong makita kanya na merong kang hawak-hawak ng cellphone, binibidyohan, doon ka na arestuhin nila? Opo, inaagaw niya po yung cellphone sa akin, sir. Karapatan mo naman mag-video kasi nasa loob ka ng bahay mo, pamamahay mo yon. Kaya nga po, sabi ko sa kanya po, sir, itong video na, so, karapatan ko ito. Ito ng pamilya ko to eh. Protection, yes. Anong sagot niya? Yun nga po, pinipilit niya po kami, pinipilit niya po akong arestuhin na noon. Kaya yung mga kapatid ko po, sir, hinaharang siya para hindi po ako makuha. Tama lang. Okay, tapos? Doon na po nagkaroon ng pan. Komosyon? Komosyon, sir. Pinag-aagaw nga nila yung mga cellphone dito sa bahay namin, sir. Ultimo yun sa pamangking ko, inaagaw din nila. Yung naka-block, sir. Yung naka-block na yung payat na medyo matangkad. Yun ang pan. Yun ang aggressive, sir. Yun ang pangagaw ng cellphone. Ilan ba sila, Sir Ruel? Bali, apat po. Pang-apat po yung kulay black, sir. Okay, ito ay sina Police Corporal Wilfredo C. Manabat Jr., Patrolman Bienvenido Vito, Patrolman RJ Asinto, tatlo. Opo. Tatlo lang po ang nasa complaint sheet, pero apat po sila, kaya lang ang nakalagay sa complaint sheet, yung nagreklamo sa inyo, tatlo lang. Yun nga, itong si Manabat, si Vito, at saka si Asinto. Okay, so paano po kayo hinakot papuntang presinto, sir? Yung nakipag-usap po ni Vito, nakipag-usap po sa amin na okay na daw po. Nakipag-usap na nare. Parang nakipag-ayos sa amin doon na wala nang gito, wala nang ganito po. Sabi niya okay na raw. Ito yung naka-short, si Vito, ito yung naka-short pants na ng purontong. Nakasando. Nakasando. So yun, okay. Siya nagsabi na okay na. Opo, kinausap niya po kami dito sa may ilog. Sabi niya, kumalma kayo sa karakan. Sabi niya, okay na to. Sabi niya po sa amin, sir. Okay, nung kumalma na kayo, ano nangyari? Kaya po, tapos sabi niya, sir, burayin niyo na yung mga video. Sabi niya sa akin, sir. Aha, okay, binura niyo naman? Hindi po, eh, kunyari lang po, sir, tumalik. Kunyari, binubura ko lang, sir, pero hindi ko binura yung mga video na sa akin po. Good, kasi nga nagkaroon ng video. Kasi kung nabura yung video, di hindi sana tayo nag-uusap ngayon dahil hindi namin kayo matutulungan. Walang ebidensya na talaga nag-abuso yung mga polis. So kunyari, nagkukunyari kang binura. Anong sumunod nangyari? Pagdating niya po, kala niya nabura na, tumalikod na siya. Pagkalabas niya po, yun na po, nagdatingin yung mga polis na napapusasan na po kami. Ah, dumating na yung mga kasama niya iba? Opo. Pinusasan na kayo? Opo, pinapapusasan na po kami. Yung mga dumating ng mga pulis na kasama niya, mga naka-uniforme o naka-puruntong pa rin? Dalawa lang po yung pumasok dito naka-uniforme, sir. Okay. So pinusasan na kayo? Opo. Walang sinabi habang pinupusasan kayo kung bakit kayo pinupusasan? Wala po, sir. Hindi kayo binasahan ng Miranda rights ninyo? Wala po, sir. Pinaresto po kami na kasi, sir. At tanong ko, sino dyan? Itong apat, sabi niyo. Tinuro lang kami ng unang ni Manabat na arestuhin daw kaming apat. Sino pong nagturo na arestuhin kayong apat? Si Manabat po sa RJ. Si Manabat sa RJ. So sabi ni Manabat RJ, arestuhin yan sila. Hindi po sinabi sa inyo kung anong kaso noong mga oras na kayo po inaaresto o pinupusasan? Wala po, sir. So hindi nyo alam kung bakit kayo pinupusasan? Yun nga po. Hindi po namin alam kung anong kaso namin po, sir. Okay. Tapos po noon, hinakot na kayo papuntang presinto? Opo. Pagdating ng presinto, mga anong oras po yon? Mga 11 na yun, sir. Mga 11 na po yun. Mga 12. Nang gabi o tanghali? Tanghali po. Alright, pagdating po doon sa presinto, mga 11 to 12, ano pong nangyari? Yun, sir. Pagpakas namin, piyapakas kami sa loob, sir. Galit na galit po sila sa amin pagdating namin sa presinto. Ano pong ginawa sa inyo? Ang tatapang daw po namin, sir. Tapos? Sabi nila, ilabas niyo yung tapang niyo dito. Dito yung ilabas yung tapang niyo. Sino po nagsabi noon? Si RJ po, tsaka yung po, yung Manabat. Okay, sandali po ha. Corporal Manabat at saka Patrolman RJ, ngayon ilabas mo ang tapang niyong dalawa. Tingnan na natin kung hanggang saan. Mamaya, be very afraid, I'm telling you, kayong dalawa. Malalaman nyo kung bakit dapat matakot kayo. Tapos po sir, ano nangyari? Yun nga sir, nagkaroon na ng sakitan doon sa loob, sir. Ano ibig sabihin ng sakitan? Sinaktan kayo? Opo sir. Sinikmuraan nung nakakulay black na inasa video sir, nakakulay black. Yung wala yung pangalan niya dito sir eh. Sinikmuraan ka?
Yung RJ po, di ba naman po ako. Okay. Tapos yung kapatid ko rin po, sir. Sinakal nung isa, yung wala pong hindi kasama dito sa listahan, sir. Sinakal po yung leg, yung murahan. Okay. Tapos, so yung agresibo na lalaki, yung wala dyan sa listahan, ano kayong yes, pangalan noon? Yung ba yung Hepe? Bakit napaka-agresibo niya? Siga. Sir, kung sino po yun. Kasi hindi namin nakikita sa presinto yun, sir. Hindi niya nakikita sa presinto? Opo. Ano siya, police sa palagay niyo o civilian? Civilian, sir. Pero bakit siya nandoon? Bakit siya nagkikialam? Hindi po namin alam, sir. Kasama nila yun, sir. Kasi nung pinaparesto kami siya, yung agresibo talaga. Yung lalaki yung agresibo na kan. Okay. So, isa-isa kayo sinakta. May sinikmuraan, may sinakal. Tapos ano nangyari? Napansin ko, kinalbo kayo, ano? Yes, sir. Sino nagkalbo sa inyo? Kailangan doon sa loob, sir. Mainit kasi, sir. Ah, okay. Now, matapos kayo dibdiban, saktan, anong sunod na nangyari? In-inquest na kayo? Hindi pa, sir. Isang kapatid ko pa, sir. Si Manaba, sir. Inaamba niya ng papaluin ng upuan. Napalo siya? Hindi naman po, sir. Kasi nasa gitna siya. Nakaarang naman kami na kami. Okay, sige. Pagkatapos no, pinasok ng kayo sa selda? Hindi pa, sir. Sinabi pa yung... Sinabi pa kung kailang bulag mo. Oh, yung sinabi pa yung artist na kung hindi lang bulag yung nanay niyo, sinama ko pa yun dito eh. Sinabi niya po yun. Sandali lang. Anong sabi? Kung hindi lang bulag ang nanay niyo, pati yun sinama? Opo. Sana ma-FB. Wow. Sino nagsabi po noon? Yung RJ po. This guy's f***ing b***h. Oh, man. Tapos yung pinagawa tayo dyan sa... Sorry po. Sorry. Wow. Kung hindi lang daw bulag si nanay nyo, pati yung dinamay. So, ibig sabihin, hakutin niya buong family. Kaya nga po eh. Walang patawad. Okay, so matapos niya pong sabihin na kung hindi bulag nanay niyo, pati yung dadamay na ikukulong ko, ano pong sumulod na nangyari? Na sir, galit na galit po sila, tapos sinabihan yung mga preso yun, sir, na huwag niyong patutulugin to, patayin nilang tumagdanag. Yung po sabi sa mga preso, sir. Tapos inutusan pa yung mga preso na pahirapan kayo? Yes, sir. Huwag kayong patulugin. E ginawa naman ng mga preso na hindi kayo pinatulog? Sa awa ng Diyos naman po, hindi naman po nila ginawa sa amin, sir. Naawa sa inyo yung mga preso dahil alam na mababait naman talaga kayo? Opo. Okay. Pinakain po kayo doon sa loob ng kulungan? Opo. Yung apo, namin din po kami kain. Okay. Tapos po, in-inquest kayo nung 17 kayo nahuli, in-inquest kayo nung 19? 19 po. Monday. Okay. Sir, ganito po yung mangyayari. Ano po? Kausap po kanina, umaga, si Chief PNP mismo. Si General Camilo Cascolan, na iparating ko po sa kanya yung inyo pong problema. Siya po mismo nagsabi na hindi niya ito tolerate itong ganitong klase mga gawain at mananagot yung mga police na involved sa ganitong klaseng kawalang yan. Okay, sir? Ako po ay nakapag-appointment na para sa inyo, si Chief PNP po mismo ang kakaharapin po ninyo. Ang RTIA team po sasama sa inyo kay mismong Chief PNP sa kanya pong tanggapan. Okay, sir? Yeda? Yes po, Idol. Opo. Okay. Off-air, sasabihin ko sa iyo yung schedule natin na appointment sa tanggapan ni Chief PNP. Sasamahan mo sila. Okay? Yes po. Okay po. Pagkatapos kay Chief PNP, didiretso kayo ng pagsasampa ng kasong kriminal. Ibibigay ko sa inyo pangalan ng abogadong kikitain ninyo para pag-aralan na yung criminal case na para i-file dito kay Manabat Vito Jacinto. Now, ako po ay nananawagan dito kay RJ Jacinto at saka kay Benvenido Vito at Wilfredo Manabat. Gagawin kong misyon ito. Paprajiking ko po kayo, meaning hindi po ako titigil hanggat hindi po kayo nasisibak sa serbisyo at nakukulong. Maliwanag yan. Hindi po banta ito. Hindi po. Never ako nagbibigay ng banta. However, nagsasalita po ako ng tapos. Meaning mangyayari po ito. Itagaan yung tatlong uhugin kayo sa bato. Manabat, Vito, Jacinto, humanda na kayo. Tapos na maliligayang araw nyo. Bullshit tatlo. Sir, susunduin po kayo ni Yeda. Pupunta po tayo sa tanggapan ng Chief PNP. Makakausap niyo po si Chief PNP mismo. Opo. Okay? Sige, sir. Kung ano po yung mga pangangailangan nyo dyan, ipoprovide ko po. Sige po. Salamat po, Idol. At least ngayon, sir, kagabi nakatulog kayo na maayos dahil nandiyan na kayo sa bahay nyo. Okay naman yung tulog nyo. Nakaunat naman po, Idol. Nakaunat? Bakit masikip ba dun sa kulungan? Nakatupi ang higaan dun, Idol. Tapos palitan. Naku po. Buti hindi kayo nagka-COVID dun, siksikan. Walang... Pigsa lang, Idol. Pigsa. Pigsa. Yun ang delikado pag sa mga
kulungan. Sige sir, lahat po ng klaseng ayuda ibibigay namin, pati yung mga pagkain, groceries, dahil alam ko nawalan kayo ng trabaho dahil nasa kulungan kayo. Tutulungan namin kayo lahat, sir. Okay? Sir, isa lang pong pakiusap ko. Sana, sir, huwag kayo magpa-areglo. Hindi po, Idol. Tuloy po ito, sir. Sir, huwag kayo magpa-areglo. Kasi itong klaseng mga puliser, kapag pinagbigyan nyo ito, ngayon maliit pang sungay nito, lalaki ng lalaki ito, magkakaroon ito ng buntot, magkakaroon pa ito ng pangil. Trust me, okay? Ngayon pa lamang, puputulin na natin yung kanilang sungay at yung kanilang pangil na tumutubo pa lamang. Yung kanilang buntot na hindi pa tumutubo, ukitin natin, tatanggalin natin. Okay, sir? Okay po, maraming salamat. Salamat po, sir. Yeda. Yes po, Idol. Off-air, kausapin mo sila para dun sa schedule kay Chief PNP, pati yung maibibigyan natin ng mga ayuda, okay? Yes po, okay po. Okay, standby ka lang yan, Yeda. Salamat po sa inyong apat, Mr. Nardito, Mr. Rodenel, Mr. Ronel, Mr. Roel, Favor Family. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Idol. Thank you po. Meron na pong 16.8 million subscribers ang YouTube channel ni Idol Raffy. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po sa YouTube channel ni Idol Raffy. And para updated po kayo sa mga videos ni Idol Raffy, make sure po kahit nakasubscribe na po kayo, pindutin niyo po yung bell button sa gilid and select niyo po yung all para lagi po kayo nabibigyan ng notifications from Raffy Tufo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.